Nakatutok pa rin ang pwersa ng GMA News and Public Affairs para sa pagbabalik eskwela na milyon-milyong estudyante ngayong araw. Nasa City Central School, Cebu City, si Alan Domingo ng GMA Cebu, habang nag-ikot naman sa iba pang paaralan sa Commonwealth Avenue si Oscar Oida. Dahil natin sitwasyon sa Cebu City, live po na report ito ni Alan Domingo ng GMA Cebu. Alan, kamusta dyan? Yes, Igan, isang oras na lang magbubukas na ang unang araw ng klase dito sa Cebu City Central Elementary School. Bagamat sa mga oras na ito, unti-unti pang dumadating ang mga mag-aaral, inaasahan maya-maya lamang ay dadagsa naman ito para naman sa kanilang flag raising ceremony by 7:30. Ang Cebu City Central Elementary School ay isa sa pinakamalaking paaralan dito sa Cebu with a total population of 5,500. Meron din silang 129 classrooms. Samantala, Igan, tumaas ng 2% ang enrollees sa Cebu City na abot na sa 175,300 na mag-aaral ang dadagsa sa mga public schools sa school year 2012-2013. Dahil dito, inaasahan na ng Department of Education ang kakulangan ng mga guro, classrooms at mga comfort rooms. Ginawa na ng paraan ng DepEd ang naturang mga problema kagaya ng pagpapatupad ng shifting ng klase. Nakipag-ugnayan na din ang ahinsya sa lokal na pamahalaan. Samantala, Igan, mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng Cebu City Police Office sa mga paaralan. Mahigit 100 police personnel ang ipinakalat sa mga paaralan para masiguro lang ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Yan, Igan, ang pinaka-latest na sitwasyon mula dito sa Cebu City Central School. Igan? Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Cebu. Nagpunta naman sa ibang paeskwelahan sa Commonwealth Avenue si Oscar Oida at narito ang kanyang mga natuklasan. Oscar? Yes, Igan, maaga nga tayo naglibot-libot kanina dahil nga sa pagbubukas ng pagbabalik klase, isa sa mga tinutukan natin yung seguridad ng mga estudyante, in particular yung mga magsipagbiyahe sa kanilang mga paaralan. At alam na natin na karaniwang problema dyan ay yung safety sa kanilang masasakyan, tulad na lamang ng mga single type na motorsiklo na nagsasakay ng mga estudyante kahit na walang mga helmet, gaya na nakikita natin sa video. Yan mo, nakikita natin estudyante nakaangkas dun sa isang mama na nakamotorsiklo. Bagamat may helmet yung rider, yung mga angkas niyang estudyante wala. Bagay na mahigpit na pinagbabawal ng ating batas. Kahit hindi sa mga estudyante, yung misto lang hindi pagsuot ng helmet, malaking nga yan, malaking pagkakamalian sa batas dahil seguridad ng mga nakaangkas dyan ang pinag-uusapan. At yan nga, nasaksihan natin kanina madaling araw, problema pa rin ito. At kanina nasampulan yung ilang mga motorista natin na nagsasakay ng kanilang mga anak, ng mga estudyante na hindi man lang pinasusuot ng helmet. Ito nga napakaliit pa nitong batang ito, itong angkas-angkas niya. At ang tanging naging paliwanag nitong mamang ito ay dahil nagmamadali na raw sila dahil malilate na raw yung mga estudyante. Bagay na hindi naman tinanggap ng ating mga kapulisan dahil at no time should anyone risk yung buhay ng mga tao, lalo't itong mga estudyante na magsisipagpasok sa kanilang paaralan. So, yan ang patuloy na tinututukan ngayon ng mga pulis dito sa paligid ng Commonwealth area. Yung mga nadaanan natin dyan sa may Commonwealth Elementary School, dito sa may Batasio National High School, maging dyan sa may tapat sa may Corazon Aquino Elementary School. So, hanggang sa mga sandali ito, patuloy na nakatutok yung mga pulis para nga maiwasan yung mga gaitong klaseng problema na aminado silang mahirap talagang pigilan, lalo pa't gustong makatipid nito mga ito sa transportasyon sa paghahatid sa kanilang mga anak. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, kaugnay meron po ng mga paghahanda ngayong pasukan. Makakausap naman natin sa linya ng telepono si Attorney Francis Tolentino, Chairman ng MMDA. Good morning po sa inyo, Chairman Tolentino. Morning, Connie, at good morning po sa inyo mga viewers as well. Pwede ho namin malaman ano yung mga paghahanda ng MMDA para sa pagbubukas po ng klase ngayong araw? Ang naka-deploy po namin tao ngayon, mga 800, at ito po yung mga nakatutok doon sa mga choke points natin na pwedeng pagmula ng trapiko. At bukod po dyan, noong nakaraang weekend, binalikan po namin yung mga areas na dinaha, lalong-lalo na yung malalapit din sa eskwelahan, kagaya po ng Katipunan, nagkatubig po nung Webes na at least 12 inches. So inalis na po namin yung mga flag po doon. At meron po kami hindi natapos, at ongoing po ito, yung pagpipintura ng mga pedestrian lanes sa umulan lamang po. At ang siguro ang gusto ko lang ipaalala po ni doon sa mga magulang natin, yes,
nakukuha po ng school buses. Aha. Siguraduhin po natin may prangkisa po yon. Yun nga po eh. Oo, Chairman. Opo, kasi kaka-report lang po ng ating kapusong si Oscar Oida kanina na may mga nag-overload na mga school service. Ano ho ang gagawin natin dito? Ang ganito po yan, Connie. So, siguraduhin po natin meron silang prangkisa. Mm-hmm. Siguraduhin din natin na accredited sila doon sa eskwelahan para wala pong problema. Kasi po kung accredited, kasabay na po dyan yung issue tungkol sa overloading. At siguraduhin po natin na mayroong pink tag, silver gray tag ang paint tag ng mga school shuttle, school buses. Dahil po may penalty rin po kami doon sa mga hindi tumutupad dito, 6,000 pesos po yung first offense, pati pag-suspension po ng plaka. So, yung po mga ganito ay nasa mga magulang po, dapat siguraduhin po nila na yung makukuha nilang school service ay legitimate at may franchise dahil meron po mga AUB na nagpapanggap na school bus pero green plate po, mga kolorong po yon. So, oho, ito po yun sa dapat pag-ingatan. Meron din po mga tricycle na ginagawang school service at dumadaan pa sa mga main road, ano? Paano po natin yun na namomonitor at ano po pwedeng gawin naman ng mga mamayang makakakita po doon, syempre, para sa pagsumbong sa inyo? Pwede pong report sa amin sa 136, pero may pagkakaiba po kung yung may-ari po ng tricycle mm-hmm. o yung may-ari ng pribadong sasakyan, eh mga kamag-anak naman po, anak niya yung hinahatid, allowed naman po yon. Pero not pero on po, the main road, no, sir? Ano po? Hindi po pwede sa main road pa rin ang tricycle, ano? Ah, tama po kayo, hindi po sila po pwede doon. Oo, kasi may mga namamataan po tayo sa Commonwealth area, no? Baka po pwede po natin pasabihan na lang din po yung ating mga tauhan sa MMDA. Meron na po ba tayong mga nahuli pong mga nagva-violate naman ngayon pong pasukan? Wala po hong reported. Siguro makakasabay din yan bukas sa pag-i-implement natin ng anti-jaywalking campaign. Magkakasabay na po yan. Alright. So paalala lang po, MMDA Chairman, sa mga, of course, motorista dahil I'm sure mamaya ho, rush hour, traffic na naman. Opo, may mga karsada po hindi natapos ang naginagawa ng DPWH at may gagawin pa rin. Ngayon darating na linggo, umihingi po tayo ng paumanhin dyan. Pero halos lahat naman po ay nagtulong-tulong ang mga LGUs para matapos po yung mga classrooms. Particularly, gusto kong isa-cite yung example ng Muntinlupa. Meron po silang 26 na bagong mga rooms sa mga schools na natapos para sa 18,000 plus na new enrollees ng elementary. Uh-huh. At halos lahat po ng mga 17 LGUs ng Metro Manila ay nagtulong-tulong dito, katulong po ang pamahalaan nasyonal. Alright, maraming salamat po sa inyo sa update na yan. Maraming salamat po at maganda umaga. Maganda umaga, yan po si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino. Bunsod ng masamang panahon, pahirap ang matapos ng DPWH ang road repairs sa Metro Manila para sana ngayong pasukan. At kaugnay po niya, makausap natin si DPWH NCR Director Reynaldo Tagudando. Good morning po, Director. Good morning ho, Igan. Opo, may mga road repairs pa ba kayo na inabot po ng tag-ulan? Oo, meron pa akong mga natitira. Oo. Pero kung umulan itong nakaraang linggo, yung iba hindi na namin nagawa. Oo. Dahil sa pag-ulan po. So, anong plano po dito pag nagtuloy-tuloy ito sa manang panahon? Hindi mo muna ako kami gagawa. Oho. Uh-huh.